like you wanted to stay. When I saw you yesterday, proxy niya today. So, ah, kaya pala iba yung pakiramdam ko kanina nung katabi kita. Ano pa ang alam mo? Parang siyang spia ng mga team. Pero balita ko na getaway kasi si Marion this year. Oh. Yes. Yes. Pasaluba! Yes. Yes. So, experiences natin nung nag-cover tayo nung mga larong 90s. So, ay nako, okay. Ding ding! Grabe, napakasaya ng ginawa namin ito ni Marion and the Ika. Siyempre, Team Pink ay talagang magaganda kahit may init. At ito ah, nag-interview kami ng mga professional. Wow! Diba? Na mga talagang merong alam sa larong 90s. Yes. Kasi syempre, wala din rin namang papatalo ang blue team. Kaya, meron din naman kaming ginawa. Hindi man kami professional, sigurado pero, kami mananalo kami. Syempre, mga sexy ang blue team. Oo! Malaman yung ginawa namin. Ano yung cheer natin? Yung we're sexy and blue team. 1, 2, 3, go! We're sexy and our blue team! Wait lang. Gusto ko mag-usapin yan. Boss! Yes! Boss! Okay, Blue Team, abangan nyo at panoorin yung lahat ang aming VTR. Kaming mga Pink Team. Oh, yeah. Yeah. Makikita nyo yung mga ginawa namin doon. VTR! Pasok! Yes! Hi! We are the Pink Team! So, ayan nga guys. Pupunta na tayo sa BSU para maghanap ng professional. Siguro mga professor na matatanong natin. Ano nga ba itatanong natin? Yung challenge. Yung challenge natin na malaman ang pinakasikat o pinakapatak na larong 90s. Yan. Kaya samahan nyo kami. Pumunta ngayon sa PSU. Yes. Blue Team, humanda kayo sa tama, akin. Humanda kayo dahil kahit mainit, kakayarin namin to! Ayan, sir. So, may mga tanong lang po kami patungkol sa... kaalaman nyo patungkol sa mga larong 90s. Ayan. Meron yung pinakasikat po, yung para sa inyo po, talagang tinatangkili ko ngayon. Naglaro ako ng trumpo. Tapos, naglaro ako ng moro-moro. Moro-moro. Kulang taga. Saka yung luksumbanga. Ayan yung mga paborito ko na... Pinaka the best po na sa tingin nyo number one po na laro. Ah, yung the best sa akin, yung moro-moro. Ay, yung moro-moro. Papunta kami sa kay Sir Alice. Ayan. Isa rin siyang PE teacher and naniniwala kami na meron siyang ideas. Ideas patungkol sa mga larong pambata. Yon, larong 90s. Ano po sa tingin nyo yung top 1 na larong 90s na para po sa inyo? Ay, yung patintero siguro. Patintero. Oh, kasi diba, usually kasi yung nilalaro kapag ka maliwanag ang buwan. Or pampalipas ng oras, lalo na sa mga barabarangay, ganun. Pwede rin yung moro-moro, ganun. Depende kasi yung sa location, depende dun sa availability ng facility. Kasi talagang mas nakaka-enhance ng skill. Ganun siya. So, ayan. napaka-init. Tapos ngayon, maghanap na tayo ng, research na tayo about dyan sa mga nasabi nila. Ito, ako din to. Gusto nyo ito na lang. Kanina. Yung ito. Ito, o. Alam ni Moro-Moro. Patintero? Hindi, Moro-Moro. Sabi ko sa'yo, Moro-Moro. Sa tingin nyo, mapipili ng kabilang grupo din yung mga yan? Sa palagay ko lang, pwede nilang maging choice yan. Kasi, di ba, napakadaming laro sa Pilipinas eh. Ito, sa kasi tingin ko. Kasi yung gusto ko eh. Hindi, masaya to. Dahil dalawa kayo na gusto nyo yan. Sige. Dito tayo. Okay na kayo. Okay, yan na talaga. Ito na talaga. Yan na. Nakapili na kami. Manda kayo, Blue Team. Kami na ang next title holder ng episode na to. Kaya kita tayo lahat sa... Showroom! Sabi niyo,
panalo yun. Ako, pero sa akin, kasi talagang ginawa ng team, talagang ma-effort. Siguradong-sigurado yung mga pag-i-interview namin sa mga professionals, di ba? Yes. Yes. Oh, kayo, oh, kayo, kayo. Anong panlaban nyo? May panlaban ng blue book versus Sinta. No. Ang mga sexy hindi lang papatalo. Mga televiewers at kayo dyan, pink team, panoorin nyo ang mga sarili nyo. Ito na ang ating VTR! Hello! Hello! So, nandito kami syempre, anong target natin sa pinakamataong lugar? Maghahanap tayo ngayon ng mga bibili naming laruan na nilalaro ng mga bata. Oo, yung mga tindera na titinda ng mga pinakasikat na laro. So, sana makahanap tayo. Tatalunin natin yung yellow. Yeah. Ay, yung yellow. Pink, tuloy. Pink pala. Good luck mga natin sa maghahanap natin. Pero mukhang napakarami natin makikita dito kasi napakatao eh. Yan, mga laruan na pambata. Yeah. Ano to? Ano ito? Aeroplano. Ito. Kotse. Ito yung kotse pinakasikat eh, no? Barbie. Pili natin. Meron pa sa iba. May iba pa. May iba pa. May iba pa. Ate, thank you po. Kung ano may napili na sila. About pili ko nga meron na talaga. So, kailangan natin galingan. Tara na. Sa tingin nyo po, ano yung pinakasikat ng generation nyo na laro? Na Pinoy, ng bagong Pinoy? Oh, lubigan. At saka, alam mo ba, lubigan. Lubigan? Ate, ano yung lubigan? Yung ano yung pinaharang, yung naguhit. Parang tumo sa ipahan. Patintero. Patintero? Ay, parang harang ang daga. Parang. Napakadaming tindahan sa gitod namin. Magtatanong tayo ngayon sa tindero. Kung ano sa tingin niya ang pinakasikat na laro batang 90s. Kuya, ano pa sa tingin mo yung pinakasikat na laro ng henerasyon ng 90s? Tumbang preso. Tumbang preso. Bakit po sa tingin niyo tumbang preso yung naisip yung pinakamagandang laro mo? Bakit kaya po tumbang preso, kuya? Ito po si kuya. Kuya, ikaw ba? Ano nilalaro mo? Ano nilalaro mo nung bata ka? Babae. Hindi po! Hindi nilalaro ang babae, kuya! So guys, ano sa tingin niyo ang pinakasikat na laro? Pwede sa na ito. Ano yan? Oho, Pogs, text. Cards. Card. So, may isa na kaming napiling laro, which is Jackstone. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Adrian po. Adrian! Ilang taon ka na? Anong mga nilalaro mo? Laro. Pogs. Ano pa? Bukod sa Pogs, ano pa yung mga hilig mo laro? Habulan. Habulan. Ano ang laro mo? Mga kaibigan. Oo, mga kaibigan. Friends. Ano-ano mga nilalaro? Araw-araw? Ano ang pinaka-paborito mo sa lahat ng mga laro? Basketball. Ay, basketball? Basketball na. So, iba-iba yung sagot nila, eh. Basketball na po. May tumbang preso lahat. Pero kanina, nung naglalakad-lakad tayo, merong isang laro na pinakamaraming nabanggit, no? Meron. Pero bago yun, itatry muna natin mamaya lahat ng... Lahat? Laro. Ano yung tatry natin? Tatlo yun, eh. Jackstone. Tumbang preso. Tatabuan. Mamimili na lang tayo doon, no? Yes. Okay, so... Ayan! So, ang unang laro natin ay... Tumbang preso! Try namin. Naghanap kami ng mga kalaro namin. Okay, kailangan siyempre ng mga chinelas. Ito. At... lata. Para siyempre, malaman kung sino yung taya. Para malaman, kailangan mababaliktad yung lata na... Tatayo dapat. Kung sino ang hindi makakapagpatayo, siya ang taya. Mahirap man o may kaya, maputi kayo manggi, at kahit ano mang uri ka pa. Nakakapagod. Nakakapagod yung ano, nakakapagod yung tumbang preso. Kaya naman laro nung Jack. Okay, so para sa ating last laro, ang huling natin laro ay tago-taguan. So ang mechanics po nilalaro natin ay isang taya. Tapos yung lahat na yung kasama mo ay magtatago na. Yung unang makikita mo ay siyang taya. So, dahil dyan, ikaw ang taya, Jane! Game! Ang Panginoon, bawat patay may pangalan, may karapatan sa ating mundo. Kailangan mong bigyan na lang ng pagmamahal. Ay, nakapagod, pero... Ay, nataya ako ni Jane sa kanila. Pero masaya! Wait lang! Isip ko yung kabilang group. So ano, dun sa tatlong ano natin. Niisip ko nga kung ano yung sa kanila. Yung teka. Kung bata akong kasama dito, yan o. Yung kalaro natin kanina. Hindi sila 90s, 20s sila, pero alam nila yung mga laro 90s. Tsaka alam nila yung pakiramdam nung maglaro nung ganun. So, sa feeling na akamis maging bata ulit. So ano? Yung sa tatlo. Tatlo, sa mga ilan natin. Yun ba? Teka. Yun ba?
Yun ba yun? Yun o yun ba yun? Yun po yung... Yun, yung pinakamasaya. Oo. Oh, oh. Ano ba yung so, iisip nyo? Parang yun na nga yun. Alam na. Yun ba yun? Yun na. Yun na? O yun na? So, nakapili na tayo! Kaya! Magkita-kita tayo sa showroom! Showroom! So guys, ayan na nga sa aming pagbabalik, makikita na natin kung ano ba talaga ang pinakapumatok na larong 90s. Yes. Kaya naman, ito lang yan sa pagbabalik namin sa The Showroom! Nay, wala na naman bang ilaw ha? Pingi. Lahat ng ina, gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Ngunit hindi ko mabigyang kulay ang mundo niya. Anak, bakit ngayon ka lang? Nag-aalala na ako sa'yo ah. Nay, pwede ba? Pagod ako. Ang bawat bata sa ating nagbabalik kami sa The Showroom. Ano masasabi niyo? Sino ba mas magaling sa atin? Di ba? Pili ko kasi kami yung mas magaling eh. Ay, nakita mo naman yung unang video, di ba? Kami na talaga yan. Excited na lang kayo. Nakita nyo naman, tagu-taguan. Bata pa lang ang mga lolo't lola natin, tagu-taguan. Saglit lang. Excited na ba kayong matalo? Obvious naman nanalo. Napanahang naman. Ano ba yan? Sukat na sukat sa kamay ko yung init. Kami talaga nagpagawa nyo. Hoy, galingan mo. Grabe. Lugalo. Excited na ba kayo? Gusto ko na kasi malaman kung sino yung mga yun. Pero wait lang, kasi kaya parang maganda kung itry muna natin. Oh. Yung ay, sige! Ito yan! Ano rin yun sa inyo? Pati na tayo sa amin. Sa amin. So, umpisahan na ba natin? Kayo muna! Tuturo namin kung paano itaguan sa inyo. Okay. Tapos mamaya tuturo namin yung pati tero sa inyo. Sige! Go na! Gagawin na kami! Balik na lang tayo sa pagkabata nito. Nakakamiss, di ba? Sige, ang taguan kasi, may taya. Dahil magtataya-tayaan kayo kung sinong taya sa'yo. Oo, ganyan. At maiba. Magtatago yung dalawa. Okay? Tapos yung tagutan. Kung sino yung unang makita, siya na yung sunod na taya. Okay, sige. So, easy lang pala. Sabi nga mula yan. Hindi ba pwedeng sumali rin kayo? Hindi. Kung pwede ba talaga yung kaya sa generation ng 90s? Yeah. Oh, baka mas matanda na. Ay, hindi. Huwag nang isalain ang vibes. Let's start it! Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 8, 9, 10 Magtatampisaw. Mahirap man o may kaya, maputi kayo manggi. Nagkaano ma, hindi ka pa. Ang galing yung naglalaro! Si Aiko, oh, si Pris talaga yung nakita. Si Dalago! 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 Si Pris yung talaga maglaro ng taguan. Pero siguro mas maganda kung gabi. Oo. Ay, may lalang hindi ka na kita. Ay, naku, kung kasali ka, hindi kita makikita. Okay mo lang doon yun. Kiss, kiss. Ang miss mo naman. Okay na. Excited naman kami sa laro na.
Yung kami na. Sige, kami naman. Patintero naman. O, paano ba yun? Paano ba yun? Paano, paano, patintero paano? Ganito yan, nilalaro. Kahit saan pwede mo siyang laruin, sa simento, sa lupa, at gumagamit ng chalk or bato para guhitan. Diba? So, kailangan ng even na members dyan, diba? So, konti lang. Ay, dahil konti kami. Kami na lang. Yay! Yung base namin. O, okay. Sige. Harang-harang, harangan namin kayo yung mga kalaban. O, sige. Yeah. Ba't hindi na lang kampi kami, kampi kayo? Go! Sige! Patintero ay isa sa popular na larong pambata sa Pilipinas na kalimitang nilalaro sa kalye. Kilala din ito sa tawag ng tubigan o harangang taga. Nakakaliw itong laruin dahil hindi lamang katawan ang pagaganahin kundi maging ang pag-iisip ng tactics para manalo sa larong ito. Pinakakinilalang laro ng batang 90s? Eh, patintero na yan! Karaniwang nilalaro ito sa labas sa kahit anong oras. Mas popular ito na laruin sa gabi, lalo na sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mamarkahan ang daan ng chok, guguhit ng parihaba na may sukat na 5 at 6 na metro. Guguhit din ng mga linya sa loob ng parihaba at hahatiin ito ng parisukat. Paano nga ba ito nilalaro? Bago magsimula ay kailangan ng mga manlalaro na magtalaga ng mga papel. Kailangan ng 2 pinuno sa bawat grupo. Posisyon. Ang grupo na talo sa pilian ay pwepwesto sa mga linya ng parihaba. Ang leader na tatayo sa unang linya ay tinatawag na patoto. Siya ang mas makapangyarihan kaysa sa ibang mga miyembro. Siya lamang ang pwedeng makatahak sa gitnang linya. Ang layunin ng maglalaro ng grupo ay makalampas sa bawat linya. Ang layunin naman ng nakaharang na grupo ay hindi palusutin at hulihin ang miyembro ng kabilang grupo. Kaya naman, patok na patok ito sa mga batang 90s dahil bukod sa nakakaliw ang laro ay talaga namang mapapaisip ka sa tactics mo at higit sa lahat pagpapawisan ka sa larong ito. Tara na! Maglaro tayo muli ng patintero! Taguan, sino nga bang hindi na humaling sa larong kalye na ito? Bawat isa yata sa atin ay maraming magaganda at hindi malilimutang alaala tungkol dito. Taguan ang isa sa mga paboritong laruin ng mga kabataan sa nagdaang mga panahon. Challenging at masaya naman kasi, hindi ba? At sa tingin namin, ito ang pinakatinangkilik na laro ng batang 90s. Taguan ay isang popular na larong pambata sa Pilipinas. Hango ito sa Ingles na hide and seek. Isang laro na kung saan ang mga manlalaro ay magtatago at ang tayang siyang maghahanap. Kahit ilang tao ay pwedeng sumali, ang kailangan lamang ay may tukuyin na taya. Paraan ng paglalaro. Pipili ng taya ang mga manlalaro at pipili din ang lugar ng pagbibilangan. Ito ay maaaring poste, haligi o puno. Gamit ng maibataya o maibaalis ng panuntunan, pupunta sa nakatalagang pagbibilangan ng taya at bibilang. Magtatago ang mga manlalaro at pagkatapos bumilang ay isa-isa nang hahanapin ng taya ang mga ito. Ang unang makikita ang siyang susunod na taya. Kailangan bantayan ng taya ang lugar na pinagbilangan kasi maaari siyang maging taya ulit pag nakasave ang ibang manlalaro. Ang save ang pagtapik ng kamay ng mga manlalaro sa lugar na pinagbibilangan. Matatapos lamang ang laro kung lahat ng manlalaro ay nakalabas na sa kanilang pinagtataguan. Ngunit may ibang version ba ang larong ito? Isa ang tinatawag na bangsak. Halos magkasing tulad ang dalawa. Ang pinagkaiba nga lang, ang bangsak ay hindi nakaitangang mag-save ng mga manlalaro. So, paano? Alam mo na ba kung paano ito laruin? Tara! Laro tayo ng taguan! Hala! Oh my God! Pink team! Pink team! Pink team! Pink team! Pink team! Pink team! Oh my God! Hello! Marian! Ano na natin ko? Ano ba ito na? Top 1 na laro ng batang 90s! Ano ba yan, Jane? Hello ko! Wait! Ano ka na? Ano ka na? Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Blue team!
Sana sige, break mo na! Oh my gosh! Uy, pero na-enjoy nyo na may taguan, di ba? Masaya nyo yun natin. Guys, para sa atin lahat. Oo, na yun. Pwede pa tayo mag-group hug! Ayan, so, ulitin natin for this episode, ang top laro ng batang 90s ay taguan! Kita-kita ulit tayo sa susunod na episode dito lang sa